Nagsimula ang pelikula sa isang grocery store sa lungsod ng New York. May tatlong kalalakihan na magugulo, naninira ng mga paninda at nambabastos ng mga customer. Sa cashier, nagbabayad ang mag-inang Carol at Jonah Kershay para sa grocery nila na ipadi-deliver sa kanilang bahay. Nakita ng isa sa mga lalaki ang address nila sa bag at nang pauwi na ang mag-ina, palihim itong sinundan ng tatlo. Nasa loob ng bahay ang mag-ina nang makarinig sila ng katok sa pinto, tinanong ni Carol kung sino sila at sumagot ang lalaki na delivery boy. Tiwalang binuksan ni Carol ang pinto at biglang pumasok ang tatlong lalaki. Sila pala ay mga hold-upper. Hiningi nila ang pera ng mag-ina, $8 lang ang nakuha nila at wala silang pera sa oras na iyon. Ikinagalit ito ng mga hold-upper. Binastos at ginahasa nila si Carol. Sa kanila binogbog ang ina nitong si Jonah na ikinawalan niya ng malay. Samantala, abala si Paul Kershay na isang architect sa kanilang opisina, asawa ni Jonah at ama ni Carol. Nakikipagdiskusyon ito sa kanyang mga kasama tungkol sa isang proyekto ng kanilang kumpanya sa Tucson, Arizona. Tumawag ang manugang nitong si Jack at ipinaalam ang nangyari kina Jonah at Carol. Sa ospital na kung saan nagkita sina Jack at Paul, tinatanong ni Paul si Jack kung anong nangyari. Sinabi ni Jack na ang nasabi lang ni Carol ay nilooban sila ng mga lalaking nakita nila sa grocery store bago nawalan ng malay. Nang lumabas ang doktor, sinabi nitong ligtas na si Carol pero namatay naman si Jonah. Pagkatapos mailibing si Jonah, iniuwi ni Jack si Carol na tulala pa rin at wala sa sarili. Samantala, nagpunta sa pulisya si Paul para magtanong tungkol sa kaso, ikinalungkot nito ang sagot ng mga pulis na wala pa silang mga sospek. Ang alam lang nila ay galing sa grocery ang mga sospek at malabo silang mahuli dahil si Carol lang ang makakakilala at makapagbibigay linaw sa lahat. Nagpunta sa bangko si Paul para magpapalit ng mga barya. Kinagabihan, inilagay niya sa isang medyas ang mga barya at lumabas. Sa kanyang paglalakad, nakatagpo siya ng isang hold-upper at kanya itong dinaig sa pamamagitan ng pagpalo sa hold-upper ng baryang nasa medyas. Sa kanilang opisina, sinabihan ng boss si Paul na mas mabuting asikasuhin niya muna ang proyekto sa Arizona. Malaki ang kikitain nila doon at tuloy makapag-relax din siya, kahit papaano ay mababawasan ang kalungkutang dinarama nito. Pumayag si Paul at bumiyahe sa Arizona. Sa paliparan, sinundo ito ng kanilang kasosyo na si James. Ipinasyal nito si Paul sa lugar na kung saan itatayo ang bago nilang negosyo. Kinagabihan, ipinakita ni James ang kanyang opisina na may nakatagong firing range. Nagulat ito sa husay ni Paul na bumaril. Ipinagtapat niya na isa siyang dating sundalo na lumaban sa Korea noon. Noong pabalik na si Paul sa New York, binigyan siya ni James ng regalo. Sinalubong naman siya ni Jack sa New York na nagsabing wala pa ring ipinagbago si Carol, lalo itong na-trauma. Nagdesisyon ang dalawa na ipasok ito sa institusyon ng mga may sakit sa pag-iisip. Noong nakauwi na si Paul sa bahay, binuksan nito ang regalo ni James. Tumambad sa kanya ang isang kalibre 32 na baril. Lumabas si Paul at naglakad-lakad. Napadpad ito sa isang parke at naramdaman nitong may sumusunod sa kanya. Habang nakatayo si Paul, biglang bumulaga ang lalaki at hinihingi nito ang kanyang pera sabay tutok ng baril sa nakatalikod na si Paul. Ito pala ay hold-upper. Pagharap ni Paul, sinabayan niya ng putok sa dibdib ng lalaki na agad nitong ikinamatay. Tumakas si Paul at pagdating ng bahay ay sumuka ito ng sumuka. Ayon sa ulat ng mga pulis na nag-imbestiga sa pagpatay na pinangungunahan ni Lieutenant Frank, ang biktima ay ilang beses na dinakulong sa mga salang pandarambong at siya ay adik. Sinabi nilang baka nagka-onsehan ang namatay at sa kung sinong kaaway nito. Sa kanilang opisina, pinuri ng boss niya si Paul sa magandang resulta ng trabaho niya at masaya silang makitang bumabalik na ang dating sigla ni Paul. Isang gabi, may isang lalaking sinasaktan ng tatlong kawatan. Napadaan si Paul at lumapit sa kanila. Nakita din siya ng tatlo at binunutan ng patalim. Akmang susugurin nila si Paul pero inunahan niya sila ng putok. Nakita ito ng lalaking binogbog ng tatlong kawatan. Nang dumating ang mga pulis na mag-imbestiga, tinatanong nila ang lalaking ginulpi ng mga kawatan kung ano ang itsura ng pumatay sa mga ito. Nagsinungaling ang lalaki, sabi niya ay may dugo daw ang kanyang mata kaya di niya nakita.
Alam ni Lieutenant Frank na namukha ng lalaki ang killer, ayaw lang nitong sabihin. Ibinili niya na kapag makuha ang mga bala sa katawan ng mga namatay ay dadalhin sa laboratorio para mapag-aralan. Sa presinto ng mga pulis, nagpapulong si Lieutenant Frank para sa maigting na pag-imbestiga sa pagkakakilanlan ng tinatawag nilang vigilante. Sinabing simulan sa mga naging biktima ng hold-upon at napatay ng masasamang loob. Isama na rin kung may mga kamag-anak silang mga veterano o mga dating pulis. Idinagdag nitong ilatha ng mga mamamahayag na malapit nang malutas ang kaso. Nakasakay si Paul sa tren isang gabi. Nilapitan siya ng dalawang kawatan. Balak siyang hold-upin at nilabasan pa ng mga patalim. Pinagbabaril niya ang mga ito hanggang sa mapatay. Kinabukasan sa himpilan ng pulisya, muling nagpapulong ang hepe, kasama si Lieutenant Frank na may hawak ng kaso sa tinatawag nilang vigilante. Sinabi nito na ang mga bala na pumatay sa mga kawatan ay pare-pareho na galing sa iisang baril. Nakiusap ito na tigilan na ng vigilante ang pagpatay at ito'y krimen pa rin. Nanunood naman sina Paul sa TV habang kumakain. Ngumisi lang ito nang sabihin ng hepe na hindi pa nila alam ang pagkakakilanlan ng nasabing vigilante. Muling lumabas sa lansangan si Paul na naghahanap ng mga masasamang loob. Sa isang underpass ay nasukol siya ng dalawang kawatan. Napatay niya ang isa pero nasaksak pa ng isa si Paul. Nabaril man ni Paul pero buhay na nakatakas ito. Nadala siya ng mga responding pulis sa hospital kung saan namatay din ito. Bago siya namatay, nasabi niya sa pulis na nasaksak din niya ang vigilante. Nakuha ng doktor mula sa katawan nito ang bala at ibinigay kay Lieutenant Frank. Nalaman nilang ang bala ay mula pa rin sa kalibre 32. Samantala, nasa bahay si Paul na nilinis ang kanyang sugat at nanood ng balita kung saan nalaman niyang namatay din ang isa sa kawatan. Naibalita din sa telebisyon na nagbigay inspirasyon sa mga sibilyan ang ginagawa ng vigilante. Nagtutulungan at lumalaban na sila sa mga loko-loko sa kalsada. Mula naman sa imbestigasyon ng pulisya, nalaman nila na si Paul ay veterano sa digmaan. Nabiktima ang asawa at anak nito ng mga kawatan. Ang mga krimen ay nangyayari malapit lang sa grocery store kung saan nalaman nilang pinagmulan ng mga kawatan na bumiktima sa kanyang mag-ina. Ibig sabihin, may kakayahan ito at rason na maging vigilante. Sinubaybayan ng grupo ni Frank si Paul, noong lumabas ito ng bahay, pinasok niya ang bahay nito at nagkalkal ng maaring ebidensya. Tumindi lalo ang suspecha niya dahil sa nakitang dugo na pinagpunasan ni Paul. Ipinatawag si Frank sa korte at ito'y nagulat, ayon sa pulis, ang dugo mula sa underpass na kung saan nasaksak ng kawatan ng vigilante ay magkapareho sa dugo na nakuha niya sa apartment ni Paul. Ito'y malakas na ebidensya na siya ang vigilante. Sinabi ng korte kay Frank na kung si Paul man ang vigilante ay pabayaan na lang na ganon. Dahil mula sa datos ng hold-upan na 470 beses sa isang linggo, bumaba ito ng 450 mula nang magkaroon ng vigilante. Walang magagawa si Frank kundi sumagot na lang na tatakutin niya na lang ang vigilante na kahit sa sarili niya, hindi niya alam kung uubra. Tinawagan niya si Paul sa opisina nito at sinabing ang mga mata ng pulisya ay nakatuon sa kanya. Pumabor ito kay Paul dahil iniwan niya sa opisina ang kanyang baril. Paglabas nito sa opisina ay naharang siya ng mga pulis, kinapkapan ngunit walang nakuha sa kanya. Dahil sa alam na ni Paul na nakamasid lagi ang mga pulis sa mga galaw niya, lumabas siya mula sa likod ng gusali at pumunta sa opisina. Kinuha niya ang kanyang baril at muling lumabas. Samantala, pinatawagan ni Frank sa kanyang tauhan ang telepono ni Paul. Nang walang sumasagot, sinabi nito kay Frank na dali-dali namang umalis. Alam niya kung saan susundan si Paul. Nagtungo din ito sa opisina ni na Paul at nakumpirma mula sa gwardya na dumating si Paul at umalis din kaagad. Nagtungo si Paul sa parke kung saan harang ito ng tatlong kawatan. Nabaril niya ang dalawa pero natamaan din siya ng baril ng ikatlo. May tama man ay nagawang habulin ni Paul patungo sa isang bodega ang ikatlong kawatan. Mula naman sa radyo ay na-alerto si Frank sa nangyayaring bar-ilan sa parke. Samantala, nahabol ni Paul ang kawatan. Akmang magduduelo ang mga ito nang mawala ng malay si Frank at Matumba. Nang makarating si Frank sa lugar ng bar-ilan, nakausap niya ang unang pulis na rumspondi. Sinabi ng pulis na naghihintay siya ng kautusan kung ano ang gagawin.
Sa kanya iniabot kay Frank ang baril ni Paul na nakuha niya sa pinangyarihan ng krimen. Sinabihan siya ni Frank na huwag itong isama sa kanyang ulat. Nagpunta si Frank sa ospital at nalaman na ligtas na si Paul at hindi delikado ang tama nito. Kinausap siya ni Frank at sinabihang hindi siya nito isusuplong sa kondisyong aalis ito sa New York at hindi nababalik kailanman. Sumagot si Paul na bago lumabas ang araw ay wala na ito. Noong lumabas si Frank, sinalubong ito ng mga reporter at nagtatanong kung totoo na ang vigilante ay nasa loob na sugatan. Sumagot siyang biktima lang din ng hold-upper ang tao na nasa loob at ang vigilante ay malaya na gumagala pa. Nagtatapos ang pelikula sa Chicago kung saan nagpunta si Paul, may nakita siyang babae na binabastos ng mga kalalakihan. Tinulungan niya ang babae. Noong tinuwanan siya ng mga bastos ay ngumiti si Paul at sumenya sa pamamagitan ng kanyang daliri na babarilan niya ang mga ito.